Hi mga bae, it's Jasmine and welcome to my vlog. And today mga bae, pag-uusapan natin ang ating mga kilikili. Kasi alam ko na isa to sa mga nagpapababa ng self-confidence nating mga babae, no? Kasi mga kilikili natin mga bae ay may kanya-kanyang lahi yan. Okay, so may mga kilikiling Black American. May mga kilikiling white American, may mga kilikiling Filipino din, iba moreno, morena, ganun. So may kanya-kanyang ding amoy yan, may kanya-kanyang ding baho, ganun. So pag-uusapan natin yan. And bago tayo mag-amuyan o magpakitaan ng kilikiling mga be, eh, please make sure to subscribe to my channel sa mga hindi pa naka-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. And if you have suggestions and requests, of course, you can comment below. And if you enjoyed watching this video, you can click the like button as well. Okay? So, start na tayo magpakitaan ng kilikili mga be. Okay? Taas mo na, de! Taas mo na! Chiki na! Sige na sabi. Parang niya ako mga beno ba? Alam nyo? Isang buwan ko tong prinipir. Alam nyo ba yun? Oh. Isang buwan kong tiniis yung kate. Isang buwan akong hindi nag-plak. And now, sa tuwing nagbubunot ako, be, nagpa-plak ako ng hair ng aking kilikili, nag-cross na yung aking mga mata. Ayoko naman balang araw ay maging duling na. Kaya, sabi ko, why not na itry itong... Hindi ko ko! Okay. Kaya mo yan, guys. Kaya yan. Whew. So, eto na nga yung isang buwan kong pinag-ipunan, mga be. Handa na ba kayo? Okay na. 1, 2, tada! Uy, sa mga kumakain dyan, pasensya. Ayan mga be, oh, di ba? Mabuhok siya. Ayan, so isang buwan ko itong pinag-ipunan mga be. Tapos kanina, hindi pa sana ako mag-vlog. Pero sobrang kati na siya. Nangangati na. Eh, tinitiis ko mga be, oh. Isang buwan kong tiniis itong kati niya, ha. Para lang may pakita to sa inyo. Kasi, napaka-useless naman kapag walang buhok, di ba? And itong sa kabila. Mas marami pa ata itong sa kabila. Ayan! Oh, di po. Tada! Wow! So, sa mga be, ito yung product na gusto kong itry sa harapan ninyo mga be. Kasi, ang daming positive feedbacks na nababasa ko regarding tong product na ito mga be. Mga 150 ganar. 150 and isa sa mga nagustuhan kong feedbacks mga be, eh, sabi, it helps to diminish the chicken skin of your kilikili. No? So, ewan ko mga be kung bakit may chicken skin tayo, kung bakit nagkakaroon ng chicken skin ang ating kilikili, eh hindi naman tayo mga manok. Diba? Ewan ko mga be, bakit ganun? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip kung ano yung sagot. Kung bakit nagkaka-chicken skin ang ating mga kilikili. Okay? Siguro, may lahi tayong manok, mga 30% ganun. Kaya meron din part ng ating katawan eh, may 3% na chicken skin. Okay? So, start na natin mga be. So, sabi dito mga be, up to 28 days of smoothness. So, titingnan natin yan mga be. I-check natin. I-update ko kayo mga be kung totoo ba itong pinagsasabi nito. Kung totoo ba yung mga positive feedbacks na nabasa ko. Nabasa ko na regarding dito.
And sabi, exfoliated and moisturized skin. So eto na, exfoliated meaning nakakaputi siya, na tatanggal niya yung mga dead skin ng ating mga kilikili. Tapos, ayun, binubuhay niya muli. Yun yung moisturize niya. Minumoisturize niya, ganun. So let's see. Tara, umpisahan na nating sumigaw. So ito siya mga be. Sabi eh 12 walk strips. Let's see kung 12 pa talaga. 2, 4, 6, 0, 5, 2. Okay, and meron siyang kasamang perfect finish wipes. Yan. So, after kayong mag-wax, so, ito yung gagamitin natin pang linis. Okay, so, ang liliit niya mga be, kasi, hindi talaga to pang underarm itong nakuha ko mga be. It's para sa upper lip. Upper lip. Pero, itatry natin mga be sa ating underarm area. Okay, so, Na-excite ako mga be. Na-excite akong sumigaw. Ayan. Eto na. Eto na talaga mga be. Ano ito? Dalawa. Magka-cut siya. Ayun mga be, so na-excite ako mga be at the same time natatakot kasi for sure masakit to mga be, kasi diba pag nagpa-pluck ka na, masakit na kapag kapaisa-isa, how much more kapag kasabay-sabay, diba eh, talagang masakit, sobrang sakit kapag kayong jowa mo, pinagsabay-sabay kayo, diba masakit, walang hindi masakit na sabay-sabay. Tara. Tanggalin na natin to mga be. Wala na tong atrasan at aking kamay ay nangangawit na. Tara. Okay. 1, 2. Okay. 1, 2. Buhok ng aking kilig. Ito na ating underarm mga be. As you can see, hindi siya ganun kapulido. May mga buhok-buhok pa rin. And namumula-mula siya. Okay lang yan. And rin sa kabila, may mga buhok-buhok pa. Kasi, itong Veet wax strips na nakuha ko mga be, ay hindi talaga siya intended for the underarm. Kundi para sa ating upper lip area. So, okay lang yan. At least mga be, na-experience ko yung kung paano mag-wax and kung ano yung feeling. Alam mo yung feeling na parang binabalatan ng buhay? Ganon na ganon. Masakit!
Masakit mga be. Hi mga be. So, katatapos ko lang mag-half bath. And yung papasili po na sa inyong aking kilikili mga be kasi pansampung araw na niya ngayon. Okay, so totoo nga ba na up to 28 days of smoothness yung ating V2wax strips. Though yung ginamit natin mga be, eh, hindi talaga siya intended for the armpit kasi ngayon nakuha ko eh for the upper lip. Pero siguro okay naman yun kasi nga diba, parehas naman ng wax strip. Palasat ka girl! Okay, so eto siya mga be. Yan, kung makikita nyo, eh, meron na siyang buhok. So may tumutubo ng buhok. And yung bakas ng ating wax strip mga be, eh, nandyan pa rin siya. Yan, so same with my other armpit. May buhok-buhok na rin siya mga be. And yeah, mas mild lang yung bakas ng ating wax strip mga be. Ayan. Actually mga be, nung pang limang araw niya, medyo natakot ako kasi medyo natakot kasi sobra. Yung itsura niyang itim, para talaga siyang bubog sarado yung itsura niya mga be. Promise, sayang nga lang hindi ko siya na-videohan kasi medyo busy kami. Pumunta kami sa cottage and wala yung ring light ko. Siyempre, hindi ko siya talaga. Ayun, so may pagsisisi ako nung that time. Naiiyak na ako kasi nga, diba, first time kong gumamit tapos ganun yung itsura niya. Eh di, hindi na ako makakapag-sleeveless niya. Ang dami ko nang iniisip. Paano yun kapag ka hindi na siya matanggal? Eh di, hindi na ako makakagamit ng mga yung, alam mo na, yung mga sleeveless, yung mga shoulder, hindi ko na maitaas yung aking kilikili, mga ganun yung iniisip ko. So far kasi mga be, ayan, medyo nawawala na siya. Kaya pinag-prepare ko talaga na sana mawala na siya ng tuluyan. And I don't know kung gusto ko pa siyang itry. Talagang natatakot na ako mga be. Siguro sa mga may sensitive skin na kagaya ko, eh, hindi ko alam kung i-recommend ko to sa inyo. Kasi may pagka-sensitive skin ako mga be. So, yan. Pero nawawala naman na siya. So, bago ako tuluyang mag-bye-bye mga pe, eh, meron akong tips para sa inyo mga girls. Okay? Para sa mga girls dyan na medyo madilim ang kapaligiran. Alam nyo na kung anong ibig kong sabihin. Okay? So, tip number one. Ugaliing maligo bago mag-pluck ng hair ng inyong kilikili. Okay, bakit? Kasi mga be, ang ating kilikili, kapag kina-pluck po natin yan, nag-open yung pores yan. So, kung after ka pa maliligo, eh, papasok yung tubig dun. Eh, yun yung reason kung bakit. Isang reason kung bakit nangingitim ang ating kilikili, ang ating mga kilikili. Okay? So, tip number two. Iwasang gumamit ng deodorant habang wala pa namang amoy. Okay, so that's it for today mga be. Thank you for watching. And mga be, alagaan ang ating mga kilikili para kapaligiran natin ay kabighabighan. Okay? Bye! God bless! See you sa aking next vlog!